Ika-anim na kabanata. Aral sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Aral sa mga alipin at mga amo. Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin niyo ito ng kusang loob. Hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan. Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino. Mga kagamitang pandigma na kaloob ng Diyos. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pagkikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Mga pangwakas na pagbati. Si Tikikos na minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat tungkol sa akin para malaman niyo ang kalagayan ko at kung ano ang mga ginagawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pinapupunta ko siya sa inyo para malaman niyo ang tungkol sa amin at mapalakas niya ang loob ninyo. Mga kapatid, sumain niyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.